What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, nitong mga nakaraang araw nga ay naglibot tayo muli dito po sa Pasig City at inalam nga po natin sa ating mga kapwa Pasigenyo kung para sa kanila ba ano ang mga proyektong nagawa ni Mayor Vico sa kanyang unang termino at gusto pa nilang maipagpatuloy nito kung siya ay tatakbo sa kanyang pangalawang termino. At para malaman nga po natin ang mga detalyeng yan at ang kanilang mga kasagutan, narito at ating alamin. At parang naiiyak ka sa part na yan. Ha? Huwag ka naman maiyak. At naiiyak ikaw. Siyempre po mahirap ang buhay. Pero kaya naman lumaban, no? Laban. Hi sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Binigyan ng pagkakataon niya yung mga empleyadong matagal na nagsiservisyo sa City Hall na maging permanent employee, lalo na sa mga casual. Isa ka ba sa Hindi pa naman na kumbaga sa ano. Yung mga kasama mo lang? Mga kasamahan ko kasi matagal na silang naninilbihan doon pero... Ilang years yung mga kakilala mo na... 9 years. 10 years, 8 years, something like that. Tapos, yun, sana pagpatuloy niya pa yun kasi marami pa mga empleyado na habang nagtatagal, nadadagdagan yung taon ng kanilang paninilbihan as a casual. Tapos, meron pagkakataon maging permanent employee. Pangalawa, yung sahod namin, hindi na nadedelay ng matagal. Kumbaga, sana madelay man siya. 1 day, 2 days, pinakamatagal na yon. Dati ba, ilan yung days yung delayed ng sweldo? No, umaabot na 1 linggo. Kaya nagkakanda utang-utang na kami. Kumbaga, wala na kami sinasaw. Babayad na lang sa utang. Kumbaga, yung iniintay yung sweldo, nagiging pambayad utang. Kasi siyempre, inaasahan namin yun every month, diba? Every 15 days, may sahod kami. Binabudget lang namin ng maayos yun. Hindi naman lahat kasi nakakaangat sa buhay, di ba? Tapos yung sana ma... At yung pangalan, yung binawasan niya yung mga garbong pagdiriwang. Instead, nagastusin doon sa mga garbong pagdiriwang, inilaan niya ito sa mga ibang bagay na katulad ng mga pangangailangan ng mga constituent niya. Yun, doon niya inilagay yun. Like yung mga ayuda, yung mga ganun ba. Husay, thank you! Malawang termino. Sir, maganda yung pumalakad niya. Tapos yung mga empleyado ng mga taga-city hall na magiging regular. Okay. Ano yung mga natanggap mo? Ano yung mga proyektong nais mong ipagpatuloy niya? Ngayon bang panahon ng pandemya, may nakita ka bang pagbabago sa kanya na magginawa niya? Marami sir, maraming pagbabago. Kamukha ng ayudang mga pagkain, pera, antimano, natatanggap ng bawat isa sa bahay-bahay. Anong klaseng ayuda yun? Sir, kamukha ng yung mga pagkain, bigas, mga dilata. Yung ano ba, yung 8,000, anong tawag doon, yung natanggap mong yon? Ayuda yan, sir. Pasig sap ba yon? Nakatanggap ka ba? Ilang beses ka nakatanggap ng pasig sap? Isang beses lang, sir. Isang beses lang. Saan ka ba nakatira ngayon, tay? Yan po, sa Kapasigan. The change na.
pagbigay niya ng alo, pagdating ng pamaskong handog. Ah, pamaskong handog. Ilang beses ka na ba nakatanggap ng pamaskong handog? Dalawang beses ka po. Ah, dalawang beses. So, tingin mo, malaking tulong ba yun sa'yo yung makatanggap ka ng pamaskong handog tuwing Pasko? Siguro, medyo malaki na rin ng konti. Mm-hmm. So, eh, paano yan? Ngayong ano, ngayong magdi-December, ine-expect mo ba makakatanggap ka ulit? Siguro, ayon ko lang. So, ang tanong ko lang sa'yo, yung pag-improve niya sa mga scholar, ng mga estudyante, yung mga dagdag ng allowance. Allowance. May isa po yung anak na scholar. Wow! So, ano, monthly may natatanggap ang anak ko na scholar? Hindi po. Ano yun? Every 3 months. Ah, okay. Magkano okay, naman yung ano? Magkano yung natatanggap niya, if you don't mind? Ano po siya? 1.9 po yung monthly. Uy, ang laking bagay din. So, sa tingin mo, gaano kalaking tulong na naging scholar, isa sa mga Pasig City scholar ang iyong anak? Malaking tulong po sa amin yung gawa ng ano, yung asawa ko sa City Hall din po nagtatrabaho. Sa ang department? Traffic enforcer. Ah, TPMO siya. Okay. Malaking bagay po sa ano sa anak ko na may allowance galing kay Biko. Yung mga pangailangan niya na hindi na rin na bibigay. Anong grade na palang iyong anak, ma'am? Mag-first year college na po siya ngayong pasukan. Nagpapasalamat po ako sa ating putihing mayor sa mga binibigay niya mga ayuda, mga grocery. Nakatanggap ka ba nung ayuda? Grocery lang po kasi bawal po kami ng cash. Oo, nung pera kasi empleyado nga pala yung asawa mo. Government employee po kasi. Oo. Pero malaking tulong yung mga groceries na tanggap, no? Yung mga grocery po. Kasi bawat bigay ng grocery sa amin, nakakatanggap kami. Paano ngayon palang ECQ ulit? Okay. Nadadating, ha? Ano ang gagawin mo pala? Bilang ikaw ay isang street vendor? Depende po sa ano ni mayor kasi ang ano niya, bawal daw po magtinda. Okay. Pero may ipon naman tayo. Kaya naman makasurvive ng 2 weeks. May naman. Bakit parang naiiyak ka naman dyan sa part na yan? At parang naiiyak ka sa part na yan. Ha? Huwag ka naman maiyak. At naiiyak ikaw. Siyempre po, mahirap ang buhay. Pero kaya naman lumaban, no? Laban lang tayo, ate, ha? Huwag kang susuko, ha? So, kapit and pray lang sa Lord kasi malalagpasan naman natin. Okay. Ay, at saka hoping and praying na magiging successful tong business mo. Okay? Tama pa tayo dyan? Okay. Thank you po. Gagawin mo bukas sa ECQ at sa mga susunod na araw? Ganun pa rin po. Tuloy pa rin pong alam buwan. Saan ka na magpupunta? Kaya pabalik na po. Mga San Miguel. Pabalik na po. Hanggang ano yung mga ruta mo? Ano lang po. San Miguel. Hindi lang po. Kanyugan. Okay. Sama na. Karakos naman tayo. Karakos naman. Mga ilang... Magkano pala kinikita ng isang... Ano? Tawag itong tao dyan. Magpupuko vendor sa isang araw. Kaya po. 400 po, isang 500. 400 a day? Opo. So nakaka-survive naman tayo? Opo. Ayos. Okay, ano bang nakatanggap pa naman ng ayuda galing sa LGU? Yung ano lang po, yung kay Vico lang po. Kay Vico? Opo. Yung ayuda niya na galing sa kanya? Ay, isap lang po yun. Ah, yung 8,000? Opo. Okay, oo. Oh. Nakasurvive ka naman doon sa anong yun? Pagkasi naman. Ilan ba yung anak mo, bossing? Apat po. Apat?
Tapos 500 a day, kaya naman? Pinakaya naman, pinag-initipid ko, pinag-aasya. Para sa akin, yung nagawa ni Dito, yung ginawa niyang tulong sa mga lahat-lahat, nakatapos ng ayuda. Anong klaseng ayuda ba yung natanggap mo? Yung bigyan niya po, yung sakit po yun. Well, hindi po kasi yung kasama sa akin, sa DSWD. At saka sa ano? Oh, magkano ba yun? Yung natanggap mo na yun? Magkano yun? 8,000. 8,000? Oo, nakaraang lockdown pa yun. Nakaraang lockdown? Oo, nakaraang lockdown pa yun. Ay, ngayong nagpapadyang lockdown ulit, ready ka naman na? Okay, sige sir, ingat ka. Okay, mabuhay ka. During pandemic, so then umupo si Mayor Vico. So ano po yung isa sa mga bagay na nagawa niya dito sa Pasig in general sa sarili niyo pong ano, perspective, in your own perspective? Sa mga estudyante naman namin, malaking tulong yung paghiram niya, pagbigay niya. Ay, bibit mo talaga yung tablet. Sige, punta tayo dyan pagdating sa paggamit ng tablet kasi nag-aaral yung mga bata, no? So, gaano kalaking tulong na nagkaroon ng free tablet ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral? Bilang isang magulang na walang-wala, malaking tulong ang tablet na pinahiram ni Mayor Vico para sa mga estudyante namin na talagang hirap makakope up na nangyari to sa amin. Kagaya ko na walang kakayanan na makabili ng cellphone personally. So, ano lang, ang hirap lang kasi instead na bibili pa kami ng tablet, pambibili na lang namin ng pagkain. So, nung time na wala pang inilulunsad si Mayor Vico sa tablet, bala kong pag-stopin yung dalawa kong estudyante. But thankful ako kay Mayor Vico, pinahiram nila kami ng tablet. So, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng dalawa kong anak. So, yan yung isa sa ipinagpapasalamat mo, yes, na nagawa niya ngayong pandemic. Hindi lang naman sa tablet, pati syempre yung pagbaba niya ng pagbabayad dito sa amin sa ano, Mega Market. At kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang spread teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!